Yo, what is up naman, magandang umaga sa inyong lahat mga insan, at andito rin pumuli ang inyong Ninja Farmer at your service reporter. This video po, let's talk about dito kay Amazing Cultivation. Sigurado nagulat kayo, hindi ako nag-review at the same time, hindi rin ako nagbigay ng mga newbie guides. Pero didiretso na tayo sa withdrawal. Ang bangis. Pero ito na mga insan, mamaya bibigyan ko kayo syempre ng malupit na review. I mean, hindi review, sorry. Newbie guides, no? Kung paano maging malakas dito at the same time kung paano kumita dito. Pero una-una, syempre, mag-withdraw tayo ngayon. Withdrawal ito. Pero ito na nga, nasabi ko sa inyo mga insan, no? Tuturuan ko na rin kayo kung paano kumita. Kumbaga, kung saan tayo kikita. So, ito unang-una, nasa 14M na ang aking pinaka-battle power. Pero which is mahina pa yan. Kasi kung titignan natin sa leaderboard, pang ilan ako? Pang 96 ako. So, napakababa ko. So, talagang, ayan, as in, kung kailangan yung lumakas dito, eto na nga, masasabi ko sa inyo, Dior, ha? Dior, at the same time, talpak at your own risk. Kasi nga, syempre, baka mapagastos kayo. Okay? So, ako, napagastos nga ako ng maliit lang naman. $1 lang naman yung ginastos ko dito. Pero, para sa inyo, kung makakapaglaro naman kayo ng for free, eh bakit hindi, di ba? So, ito na nga mga insan, paano makikita unang-una dito sa trick mission? Meron po ditong idle, quest idle. So, yung quest idle na yan, pwede kang mag-trick dyan. One times a day yan. Kapag naubos mo, pwede kang magbayad ng pinaka ito. Yung merong tawag na ito, isang ano dyan, isang currency, which is, hindi ko alam, titignan natin mamaya anong pangalan nun, pwede nyong gamitin dyan. So na mga insan, ito ang kailangan nyo dito para kumita. Si Dragon Soul. Alright? Yung Dragon Soul na yan mga insan, yan po yung, ang gamit po nyan, unang-una, pag-upgrade po ng mga equipment ng karakter mo para mag-progress at lumakas ka. Alright? Siyempre, yun lang ang ibang gamit. Maliban na doon, is pag-i-smelt na po ng mismong pinaka DSB token nila. Okay? So, very easy, di ba? Etong Dragon Soul, in-game currency ito na kung saan gagamitin pang upgrade ng iyong mga equipment. At wala nang iba. At syempre, pang ano na, pang smelting na po ng kanilang token. So, ayan. Napakalaki, di ba? Kung titignan nyo, pero maliit lang yan. So, ito na nga mga insan. Pwede rin kayo makareceive, no? Yung quick trick na yon is para lang yon, 5 times a day yon, no? 5 times a day lang nangyayari yon. At the same time, eto naman, yung pag naka-accumulate kayo ng ilang oras ng paglalaro, offline, dapat every 12 hours, no? Tandaan nyo, every 12 hours dapat nakiklaim nyo yan. Kung hindi, walang kwenta. Kumbaga, hanggang 12 hours lang po yung ano nyan, limited time. Nakita nyo naman dyan, no? Limited. Limit, 12 hours, no? 12 hours kang offline, no problem. Okay? No problem. Walang problema. Alright, at marireceive mo yan. Pag kinlik mo yung receive, marireceive mo pati yung iyong, okay, Dragon Soul. Kunti lang yan kasi 7 minutes lang, no? Pero kung mag-ano ka, as soon as naglalaro ka, eh goods. Pero ito, masasabi ko sa inyo mga insan, yung insight ko about dyan sa idle na yan, delikado tayo sa maraming account dito, ah. Talo tayo sa maraming account. Free to play sila, pero 20 piraso yung account nila. No? Baka lugi tayo sa kanila kasi nag-gain ng ganyan eh. Okay? Yun lang. So, ayan, no? At ito na nga mga insan, ano pa? Sa main task. Okay? Sa main task dito. Habang may natatapos ka ng mga main chapter quest, eh syempre, nagkakagain ka ng malaking tinatawag natin na Dragon Soul. So hindi lang yan, meron pa sa mga events, no? Minsan nakita ko dito sa mga events, meron eh. Pero nakalimutan ko na lang kung saan banda dito. Pero meron, no? Meron at meron ako nakuha dyan sa mga events. Alright? At sa mga parang daily. Okay? Parang daily yata yun. May nakukuha ako ng ganun. Wait, hindi dito. Hindi rin dito. Okay, basta bukod doon, no, ha? Pero ang pinaka main talaga is yung idle quest. Okay? Ayan, kiklaim mo yung ano mo. Okay, may 56 agad. So, meron pa dito sa main task. At hindi lang yan. Siyempre, as long as na-open natin ng matagal,
yung nalalaro natin ng mas matagal, siyempre mas kikita tayo. Pero ito na, hindi na natin patatagalin pa. Withdrawal na. So ngayon, punta kayo sa Grotto. At the same time, i-click nyo tong smelt. Andito siya, nakalagay, no? Okay? So, meron tayong 686,000, alright, na Dragon Soul. Which is ito muna, no? Sasabihin ko sa inyo, may explanation sila ng konti dito. Okay, ay, explanation. Meron silang tinatawag na remaining balance, no? Kailangan may maintaining balance ka. Which is kailangan mo ng 500,000 na maintaining balance para makapag-withdraw ka insan. Kung hindi mo ipopondo yung iyong 500,000 at gagastusin mo, eh hindi ka makapag-withdraw. Pero yung existing goods na, 'di ba? So try natin mag-smelt ngayon. Alright, so now meron tayong 600. Okay? So minusan natin 'yan na para malaman natin kung ilan yung ating pwedeng i-withdraw. Okay? Meron tayong 686. Okay? 686. No? Minusan natin ng 500. Okay? 500. 186. So 186 at iaano natin 'yan? Di-divide natin sa 55 'yan. 3. Wow! Makaka-3 token tayo, mga insan. So ito, mag-smelt tayo. Titignan natin kung pwede mag-smelt ng 3. So ngayon, kailangan nyo dito is dapat nakalink na po yung kahit na hindi naman nakalink yung mismong wallet, Wemix wallet ninyo, eh pwede naman, no? Kasi mag-auto naman yan sa dyan. O sa tara, tignan natin, mga insan. Okay? Hala ka. Pwede ba? Ayan, lumabas na yung Play Wallet ko. Okay. Akala ko naman hindi pwede, no? So mga insan, make it sure po na i-allow nyo. Okay? At syempre, eto na nga. Syempre sa password. Syempre, iano natin 'yan, 'di ba? Wow, 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 wow. At ganun lang pala ka easy, mga insan. At ganun lang pala kadali mag-smelt. Smelt, no? Wala nang mga iba pang kuskus balungos. So, one click lang pala paglagay nyo ng password nyo, matik maka-withdraw na agad kayo. So, titignan pa na ba natin 'yan kung magkano yung ating nakuha na na 3 token. So, titignan natin, 'di ba? Siyempre, titignan ni Ninja Farmer nyo yan kung magkano yan, di ba? So, ayan, tara. Let's go, sago. 3 token. Grabe. 3 token agad? Ba yun? Kadali naman. Pero ayan, kailangan make it sure na may balance kayo ha, kasi may gas fee yan. Pero ako, may balance naman ako kahit konti lang. Konti na lang Wemix ko, nailabas ko na kasi. Oops, wala pa dito yung DSB ko ha. Bakit? Ayun. Okay. So magkano ba ngayon ang token price? What the F? No? Token price is 0.01. What the F? So, ang baba. Okay. So try natin i-swap. Agree it all. try lang natin ha. Magta-try lang tayo. Pero hindi naman natin i-swap talaga yan. Ititignan lang naman natin. So, paano ba ito? Uy. Ay, token. Okay. Huwag tayo sa PWMix. Wemix talaga mismo. Ay, hindi. Mag-try lang naman tayo. PWMix, parehas lang naman yan. Okay, 3. Hadyos! Kunti lang pala. So, ngayon, mga insan, yan na makikita nyo, ha? Eh, paano kung 1 lang? Okay. O, so yan lang. 0.02. Okay, tignan natin yan sa ating... Okay. Tignan natin yan. Ang lungkot yata.
nalungkot ako bigla sa token nila. Pero okay lang yan, no? Kasi wala naman tayong ano dyan eh, investment na malaki. Titignan natin kung mababawi ba natin yon investment natin. So, ayan ha. Diyos! Alright, alright. So now, nakita na natin ang potensyal. Okay? Yan yung isang token. Diba? Yan yung one token. So wala pa palang piso ang yung na-withdraw ko. Kalungkot. Diba? Kaya kung ako sa inyo mga insan, eto na masasabi ko. Wala nang iba. Wala nang paliwi-liwi pa. Kung gusto nyo lumakas dito sa game, gamitin nyo muna, magpalakas muna kayo habang hindi pa tumataas yung kanyang, uy, I do. Uy, ano to? Confess. Ba? Ay! Magiging asawa ko? Ilalaki to eh! Ayoko nga. No, ayoko. Ano ako, bading? Ilalaki yung nagre-request eh. Dapat babae rin. Joke lang. Sa game lang yun kasi. Okay, so now mga insan. Okay, smell. Okay. Meron pa pala akong ibubulong sa inyo, which is yung kanilang code, no? Ilalagay ko yan sa description box at sa pin comment yung kanilang amazing code. Amazing, ayan, lalagay nyo lang yan. Amazing 6. Ayan, 678 at amazing 888. Okay, at good na yan. Makakuha kayo ng malupit na. Yan ang makukuha nyo. Alright, eto mga insan, importante tong isang to. Ginagamit yan para makapag ano kayo, makapag upgrade kayo ng inyong tinatawag na cultivation, which is ito. Pakita ko sa inyo. Okay, papakita ko sa inyo. Dito sa grotto meron tinatawag dito na cultivation room, which is eto nga, no? Kapag kayo ay tawag nito, nakakakuha ng maraming aura, eh ma-upgrade ninyo ang inyong character, no? Or yung inyong account. So now, mga insan, mamaya-maya konti lang, eh mag-upload na naman ako ng another tutorial dito, no? I mean, guide, no? Guide kung paano ang lahat-lahat dito sa character, sa pet, at sa kung saan-saan pa. So, ayan. Ayon sa nalalaman ko lang. So, nasa early, ano yun? Nascent Soul 5 na po ako. No? At, ayan. No? So, mga insan, yun lang ang ating ano. At napakaraming pwedeng gawin dito sa game. So, yun lang, no? For now, kailangan natin is mag-ipon. Pero I think naman mukhang mababawi ko naman yung investment kong 50 dito. 55 pesos. Mababawi ko naman sa tingin ko lang. Kasi nga, medyo madaling kumita at kailangan natin talaga mag-upgrade dito, no? Umakyat para mas malaki yung makuha nating tinatawag na mga rewards, no? Mga soul, dragon soul. Okay? So yung nakalimutan ko kaninang currency is ito yun. Okay? Jade. Jade pala yun. Alright? Yung ginagamit doon sa ating trick, no? Ito, idle quest. Yung isang beses pwedeng gamitin. Pero increase din. Wala na tayo pwedeng gamitin ngayon. Okay? Okay, so now mga insan, magpapaalam na po ang inyong Ninja Farmer at syempre yun lang ang ating video. At syempre, huwag ka namang makalimot, no? Huwag ka makakalimot. Paki-like na rin ang ating video at the same time, ayan, magano ka na. Mag-subscribe ka na sa akin. Tagal-tagal mo nang nanonood dito, hindi ka pa nag-subscribe. Mag-subscribe ka na. Marami pa tayong video ang gagawin. Marami pa tayong laro na abangan. At the same time, pagkakakitaan. Kaya, bye-bye na, God bless all. At ingat sa inyong lahat, mga insan. Merry Christmas!